So ngayon, pupunta po tayo sa embassy. Tapos pupunta tayo sa Polo kasi itong Mariko pauwi na. At igaguide ko na rin po kayo kung ano yung mga dapat gawin kung kukuha kayo ng bagong kontrata. Kasi babalik si Maring Ruby. Diba Maring Ruby? Kaya kukuha tayo ng bagong kontrata. So ngayon po, papunta na po tayo sa OWA office. Uunahin po natin yung puntahan para po sa kontrata sa pagbalik manggagawa po ng ating kasamahan na si Maring Ruby. Ngayon po, pagkatapos natin doon, pupunta naman po tayo sa appointment nung isa nating kasamahan para sa kanyang passport naman. Kasi dalawang appointment po to na hindi sila makapasok. Dito po, unahin natin yung OWA office. Dito po sa OWA office, napakadali lang po. Pag hindi kayo makakuha ng appointment, 2 PM po kayo magpunta. I-accommodate po nila kayo, mga walang appointment. 200 reals lang po ang dadalhin nyo. Well, ngayon, nandito naman po tayo sa Shumok Towers para sa appointment ng passport ng kasamahan ko. Sa tapat lang po ito ng Lasigal. Yun po ang inyong magiging landmark, yung Lasigal Hotel. Tapat na tapat po niya ang Shumok Tower. Dito po yung office ng BLS para sa passport renewal. Tapat po ng Lasigal. Ayan po yung Lasigal. Ito po yung Shumok Towers. Ngayon po dito, pupunta po kayo sa 17th floor pagdating nyo po sa loob. Ngayon po, magtatanong po kayo doon kung ba't hindi kayo makapasok ng appointment. Hindi kayo makakuha. Tutulungan po nila kayo kung sila po ay available. Hindi sila masyadong busy. Basta itry nyo rin kumuha ng appointment by yourself, tapos pag talagang hindi kaya, magpatulong po kayo sa kanila kung papaano. Sa 17th floor po ang BLS office, dito po sa Shumok Towers. So, ganun po yung gagawin, ano? Kapag kayo ay kukuha ng appointment para sa kontrata nyo, doon po kayo pupunta sa office ng OWA. Malapit po yan sa city center. Tapos, 2 o'clock po ng hapon kayo pupunta para ma-accommodate po nila kayo at magdala po kayo ng 200 reals. Doon naman po sa passport nyo, appointment, kung talagang di po kayo makakuha, patulong po kayo doon sa BLS. Napaka-friendly po ng mga tao na yan. Patulong lang po kayo sa kanila. Dalhin nyo rin po ang copy ng airline ticket ninyo para sa renewal ng kontrata. Ito po yung kumari ko. Ito po yung ginagawa niya ngayon. Sa balik, Pinas, ph.com. Para po, meron po tayong sa mga balik manggagawa, para po may libreng quarantine accommodation. No? Mare? Mm-mm. Ayan, inaayos po ngayon ni Mare. Pupunta po kayo, ayan po yung site. www.onehealthpass.com.ph. Diyan po kayo pupunta. Kasi ang biyahe po ni Mare malapit na. Alhamdulillah, gabi na po ngayon. So, uulitin ko po, magkaroon po tayo ng konting recap po sa ginawa natin kanina tungkol sa mga appointment, sa balik manggagawa contract, at saka sa appointment ng renewal ng passport. Pag hindi po kayo makakuha ng appointment through online sa kontrata po, pumunta lang po kayo sa OWA office. Kung hindi nyo po matagpuan, mag-Google Map po kayo. Magdala din po kayo ng 2 kopya ng inyong passport, 2 kopya ng inyong ID dito sa Qatar, at 1 kopya po ng health card. Tapos magdala din po kayo ng 2 kopya ng sponsor's ID nyo po. Tapos magdala po kayo ng 200 riyals, pambayad po doon, at least 200 riyals po. And then that's it. Tapos sa BLS naman po, pupunta kayo doon para sa appointment na inyong passport. Kung hindi po kayo makapasok online, pupunta po kayo doon sa office, 17th floor, magpapatulong po kayo sa kanila, magpapa-assist lang po kayo. Magtatanong po kayo kung anong gagawin nyo para po makapasok kayo online. Kasi kung minsan po, namamali po tayo ng website.
So, punta po lang kayo doon. I-accommodate nila kayo, napakababait po ng mga tao po dyan sa BLS office po. So, that's it po for tonight. At marami pong salamat sa aking mga subscribers. Ito po si Explore with Kay. Salamat po! Like, share, and subscribe. Explore with Kay.